Hello, Kapamilya! Today, we are joined by a fast-rising P-pop act known for their hits, The Baddest, The Light, Kundiman, and most recently, Tumitigil Ang Mundo. It's the aces of P-pop, BGYO. Mabuhay! Ako po si JL. Yo guys, I'm Mikki. I'm Gelo. Hey, Shiboyne! Ako po si Akira. We are BGYO! Nice to see you guys. Hello. Hi. Oo. Una, gusto ko muna kayo kamustahin dahil lagari yung schedule nyo lately. No? Meron kayong Tugatog, may BU kayo, you had your mall shows pa. Tapos nito lang, nagkaroon kayo ng kickoff ng Beyond the Stars sa may Newport. Ano? Jello, nakahinga na ba kayo? Actually, hanggang ngayon po, busy pa rin po kami. And marami po kasi kami pinaghahandaan na bagong mga stuff and surprises na alam ko matutuwa yung aces ko. Ah, so wala pang hinga masyado, ganun? Wala pa po masyado. Wala pa po masyado. Kinakaya pa naman po. Happy naman. Aki, I imagine whirlwind yung mga ganap nyo lately. Ano? Kasi aside, sabi nga ni Jello, meron yung mga pinaghahandaan aside pa sa mga performances ninyo. Meron bang pagkakataon na minsan nawawala ka na tipong, ano nga yung event nga natin today? Alam ko yung perform ba? sige, go. Sa amin, ang madalas kong nangyayari, nakakalimutan po namin kung anong araw na, ay, Tuesday ba ngayon? Hindi! Friday na bukas. Ay, na isang araw pa. Kailan niya ulit yung gantong ganap? Parang ano, di ba tapos na yan? Parang ganap. Naliligaw po talaga kami sa araw, lalo na marami pong ginago. Pero masaya naman po kami kasi maraming blessings. Gigising ka na lang talaga. Basta kailangan mong gumising and show up. Ano? JL, may nasabi ka parang kanina lang. Ano yung nangyari kanina? Kasi kanina po, like may sinabi ko na akala ko Friday na. Mm-hmm. Yung pala, hindi pa pala. So, ayun, nalilito na kami sa mga date talaga kasi hindi na namin napapansin. Talag, go lang kami ng go every day. Go pa rin ng go. Ano. Thursday pa lang ngayon, JL. Si Mikki naman, one of your recent performances, ano, sabi nyo nga, go lang kayo ng go. In Tugatog, I was there and maraming ang aces ang nakakita na medyo nahilo ka. During one of your performances. And back on stage, parang wala namang nangyari. Tapos nakita pa si Akira, he was tapping your back to support you. Can you take us back to what happened? Ano nangyari doon? Actually, that day po nung Tugatog, napagod lang po talaga during rehearsals kasi medyo late na rin po natapos. Tapos maaga din po yung full time and we had to rehearse din po sa umaga. And tuloy-tuloy po kasi yung mga rehearsals, ganun, and di rin po ako nakakain. So, medyo nawalan po ako energy and yun na nahilo po ako and nahirapan po ako huminga. Tsaka yung nahirapan po talaga ako huminga sa ilong. So, medyo nahirapan po talaga ako during performance kasi sa mouth po humihinga, brado po yung ilong ko. So, parang ano, brado yung ilong mo nun, so sa mouth ka humihinga during your performances. Pero parang wala namang nangyari. Nung nagpe-perform ka, full energy pa rin. Yung mga unang performances po, pero yung tumagal na po, medyo nangubos na rin po. Lahat po kami actually. Lahat. Dito. Oo nga. What did it mean to you na you had the support of your sisters, pati yung brothers mo dito during that time? Na grabe yung support nila sa'yo during that time. Siyempre, sobrang happy po kasi we started off together po. And right now, we're still together supporting each other. Mm-hmm. And Nate. Yeah. Thanks, Mikki. Nate, ikaw naman, grabe rin yung stamina mo. Go rin ka, go ka lang din ng go, no? Sa may Tugatog. Because I saw it personally. And a lot of aces agree na sobrang nag-improve yung confidence mo as a singer. Aside from dancing, talagang sobrang stable yung vocals mo. And a lot of aces have been commending you for that. Have you noticed that in yourself as well? I think, I don't know in the level of singing, but the feel, like the confidence I have, not looking at what I can do through singing, I still feel like it's grown. Like, oh, I still enjoy this even, I enjoy singing more even if I don't know how to do more. I still feel like, oh, wow. I want to sing more and more and more and more. And I enjoy singing on stage and I'm not as scared as before. But, and it's just fun. I enjoy everything now singing. As long as we're singing, it's time to rest. It's time to like get your emotion up. And what can you say to those feedback, Nate, na napapansin nila yung improvement mo over the years?
Thank you po sa comments po. I hope I can keep giving you something. I hope I can keep giving them something to comment about, like, oh, he improved this, improved that, improved something like that. I hope everybody can say something about each performance where I was able to get better, and I will keep trying. Thanks, Nate. JL, on the same note, no, ikaw naman, you started out more confident as a vocalist of the group, pero live performances nyo, kitang-kita na lumilevel ka na rin sa mga competitive dancers natin. Oh, gumaganyan. Ano yung proseso for you? Oh, yeah, go. Sige. Actually, halos lahat po kami, lalo na kaming tatlo na hindi talaga sumasayaw before. Sobrang nakakasabay na kami, as in pag nakita na kami together, parang iisa na lang talaga yung galaw namin. So feeling ko, yun nga po, sa mga experience din po yun sa performances before. Yung mga, ako po kasi, nagbabasa po kami ng mga comments, yung mga criticism po about yung mga kailangan pa po i-improve. So ayun, tinitake note ko palagi kung ano yung parang kulang kapag nakikita nila. So ayun, talagang ini-improve ko lang po ng ini-improve. And I'm sure yung Aces will keep cheering for you guys. Ano? Speaking of Aces, Gelo, recently sa Kumu stream mo, may nasabi ka na ang dami na palang Aces, no? Parang hindi ka makapaniwala ng ang dami ng sumusuporta sa inyo. Ano yung observation na nagpasabi sa'yo nun? Na parang may gulat factor ka pa rin. Ang pinaka nagpasabi sa akin nun is yung latest small show namin sa Ayala Circuit po. And sobrang dami pong dumalo nun. Like, at yung stage, hanggang dulo po yung mga tao, sobrang po sa mga gilid. Kumbaga, siguro, hindi lang ako makapaniwala na matagal na rin pala kami as a group, tapos ngayon pa lang rin napapansin, and then realize na dumadami na rin yung supporters namin, which is yung Aces. And sana patuloy lang ito, mag-work hard pa rin kami, kahit anong mga meron. And interestingly, Gelo, yung mall shows nyo nga, ano, kasi kayo yon, BGYO ang may show na yon. As opposed to yung mga recent concerts na, of course, it's a P-pop gathering. So kayo talaga yung pinunta ng mga tao dun sa may mall na yun. Do you feel a boost of confidence na ganun ka warm yung suporta sa inyo? Yes po. I think lahat naman tayo yung nalandaman. At kung sa lahat kami gusto namin pasalamatan isa-isa talaga. Pero yun na, dumalami na nga. So ang saya na ang dami natin na magiging masaya pa. Ang hirap yung isa-isahin, Gelo, para baka umabot ka ng ilang buwan. Ikaw naman, Aki, ikaw naman, you have a unique experience of having supporters both as a BGYO member and also as an actor. Given yung recently mo sa Bola Bola, and you had supporting roles in teleseries since as early as 2015. Meron ka nanonotice na difference or similarities sa supporters mo bilang artista and bilang BGYO member? Similarities po siguro yung way ng pagtrato nila sa amin, yung pagmamahal, yung suporta po. Yung difference po siguro, iba kasi yung industry na ginagalawan ko po ngayon kumpara sa pag-acting. So more on music, more on performing po yung industry ngayon. And siguro yung difference po sa acting and sa pagpa-perform, yung audience po, parang mas grabe yung reaction ng tao sa mga performer. For example, yung pag may nagawa kang kanta, yun parang, uy, grabe, tara, pakinggan natin. Pero sino naman po sila ng suporta? Kumbaga, magkaibang bagay lang yung sinusuportahan. Which is good po. And very thankful din po kasi napabilang ako sa isang series, yung Bola Bola po. Na parang mas lumawak po yung knowledge ko about the showbiz industry, hindi lang sa pagiging idol at sa pagiging artista. Tapos marami rin po akong nakilala ng bagong kaibigan, and marami rin pong mga bagong supporters po na nakakilala sa amin. And very thankful po ako din sa opportunity na yun na i-represent po yung BGYO sa ibang audience po. Masaya po. And I have to commend you also for knowing how to handle yung mga fans. So sometimes they get overly passionate, and meron kang way para i-remind sila na we have to express love, not hate. Yes, siguro yun din po yung isang difference. Parang may time na nagkaka-clash yung supporters sa
part na to sa isang part. So medyo may alintan. Pero yun nga po, andito naman kami, lagi namin sila nire-remind na. Parang let's just ano, love each other. Let's remove the negativities. Tao lang tayo na. Copy. Thank you. Mikki, on your part naman, ako, I'm personally a fan of your songwriting. Actually, both you and Aki. Yung kay Aki, no, yung mga kantang na isulat niya. And you co-wrote sabay. Ikaw, as someone who helped write a song and you poured your heart into a song, tapos nakita mong sinasabay ng mga tao, sinasayawan nila, especially when you performed it in your concerts, anong feeling nun? Anong fulfillment nun? Sobrang saya po kasi never pa po ako nagkaroon ng parang opportunity na gumawa ng kanta tapos professionally mare-record po siya and together pa po with my brothers po. And yun, tapos yung feeling po na na-perform na po siya live in front of a live audience, like mas naiisaya siya na naikikanta. Sobrang nakakilig po kasi nakita mo po yung pinaghirapan mo na nagugustuhan din po ni, parang they love what you made. Parang ganun po yung feeling na kinigilig po. Hindi ko po ma-expect sobrang. Mikki, meron ka pa bang kantang hindi pa naririnig ng Aces? Marami po akong ginawang kanta pero abangan na lang po if ever may marirelease po ba or wala. Exciting. Meron ka pa bang gagawing lettering na logo para sa mga single ninyo? Siguro po kung babagay po sa theme ng yung concept po. Pwede po akong mo. Thank you, Nate. Ikaw naman, you're no stranger to being on stage, no? Like your Kuya Gelo, parang nagtagal-tagal nyo na nagko-compete sa mga dance competition since age 6. And along the way, ang dami mong followers na na-gain. But being one-fifth of BGYO now, Nate, your life is an open book, you're a public figure, ang daming curious sa buhay mo. Were you prepared for that change? I feel like the change is like something I didn't have to prepare for, but because I was already just doing my own thing and behaving and relaxing, like, oh, this is cool, I'm gonna post this, even before people cared about what I posted and what I did in public. I'm like, oh, I'm just gonna do whatever I like, and the things I like to do aren't really like controversial or like bad things that people would bash about. So I feel like it's part of my natural life to like to show what I do, and they already accept it and enjoy it. So it's not much of a change other than like living in a house with 4 other kuyas and training and going out back and forth performing. But there's really no difference. I still enjoy it just as much, even more. And part of that also is being active on social media. Si JL, ikaw naman meron kang unique way of interacting with your aces, ano? aside from the physical interactions lately, meron kang bardagulan always online sa mga webs mo. Ako, personally, tawang-tawa ako sa'yo. Parang pwede kang maging stand-up comedian after mo mag-BGYO, ano? Kahit ang beta yung humor mo sa akin. Nakakatawa yung interactions mo sa kanila. How does it feel na, actually kayo ni Gelo, nakakatawa yung mga ginagawa niyong skit sa Kumu. Oh, how does it feel na mahal lang kayo ng mga tao para sa pagiging kengkoy ninyo minsan? Actually, masaya ako kasi nung una po, like, nung trainees, parang medyo nag-hold back pa ako eh kasi parang kailangan ko pa i-restrict. Siyempre, dun po yung parang nagpapakilala pa lang kami. Pero naisip ko na parang bakit hindi ko talaga ipakilala kung sino ako. So, ayun. Lumabas po yan nung time na nagkaroon na ng Kumu interaction sa Kumu. So parang dun ko na lumalabas na talaga yung pagiging ano, pagiging JL, yung mahilig mang bara ng tao. Pero as long naman na masaya sila, syempre, alam ko naman po kung kailan hindi maganda yung sinasabi ko or ano. Pero as long na masaya sila dun. Wala, nakikiride lang talaga ako kasi pati naman sila nahahawa na sa akin. Nahahawa talaga sila as in pati sa mga sagot, ganyan. At saka sa galing mo mag-English, nahawa na rin sila, ano? Opo, sobrang galing po. Challenge sila. At saka si Gelo naman, meron ka rin mga ano, pop culture compilations, ano?
Eh, Gelo, may tanong ako sa'yo. As a leader of BGYO ba, do you feel any pressure right now? Right now? Any pressure? To be honest po, opo, meron. Pero, I just do my job. Doon pa lang dapat sa alam mong tama para sa grupo, hindi lang para sa... But I don't feel any pressure right now. Okay. Confident. Dahil confident kayo, ano, meron akong request na baka pwede nyong isample lang kaunti lang. Kahit yung chorus nung latest hit ninyo kasi nag-number one sa iTunes ito when it was released, Tumitigil Ang Mundo. Kaya ba? Chorus lang? Yes. Okay. Actually, asarap nga ng blending ninyo. Pakinggan talaga. Nakatuwa sa tenga. Alam nyo, kinakabisado ko lately yung rap parts ni Mikki at saka ni Gelo. Sobrang angas kasi nung rap ninyo. Parang yun yung favorite actually part ko ng favorite rap ko ninyo so far across all your songs. So masarap kabisaduhin. Now at this point guys, magsisimula tayo kay Akira, Nate, Gelo, Mikki and JL. Paikot ang mga sagot natin, okay? Mabilis ang mga questions lang. Tapos share nyo lang yung sagot. Sa The Baddest MV shoot, Akira, alam ko may tease pogi moments kayo dahil medyo mainit doon sa may hangar na pinagshootingan ninyo. Ano pang naalala mong tease pogi moment ng BGYO habang nagpa-perform kayo? Habang sa performance mo ba or sa The Baddest lang ba? Kahit in general. In general. Kahit in general, tease mo. Siguro po yung ano, yung music video shoot po ng Best Time. Kasi during that time po yung damit ko, light color siya. Tapos... sobrang ako po yung pinaka-pawisin. Parang kami ni JL yung pinaka-pawisin sa grupo. So, gray tapos light blue yung polo. Ang nangyari po, sobrang basa niya. Mm-hmm. Tapos, ang ginawa namin para magpantay siya, binasa na lang din namin yung ibang blue. Is foggy po siya. Kasi pati yung, ano, yung, like dito, hairspray natutunan, buwabagsak na sa mukha, o yung makeup na lulusaw na. So, parang kailangan natin mag-perform. Game pala, ganun. So, trivia yun for me, ah. May basa pala yung damit mo that whole time. Binasa na po namin yung mga tuyong parts. Yung mga hindi po yung walang powers. Para pumantay. Para pumantay. Alright, thanks Aki. Nate, ikaw naman, nasa Showtime lately, ang Tumitigil Ang Mundo. At may back-to-back-to-back OST ang bola, kayo sa Bola Bola pati He's Into Her. Saan mo pa gusto marinig ang kanta ng BGYO as a soundtrack? For a teleserye po? Or would I want to hear the song po? Yeah, and, any. Where would you want to hear our soundtrack? Okay, I want to hear our soundtracks that are already out in the grocery store. Is that right? Yeah. Is that the right question? Okay, let's limit what soundtrack do I want to do? Show. So, where would you want BGYO songs to be heard as a soundtrack? As a soundtrack. Or a movie or a series? A movie. Fast and the Furious. Oh. The Baddest. Oh, Baddest, but like dark version. Oh, I see. It's like a show like the boss. Yeah, in the night, like when it's like a night meet. Yeah. We're talking this. Good idea. I support that. Actually, ganda nun. Si Gelo, parang meron kang excitement doon. Okay. Next, Gelo, ikaw naman. You are well-loved and well-trusted by brands. Kayong BGYO, ano, meron kayong Mint, meron kayong Soda, clothing line, fast food endorsements, no? Napakarami. Among others pa yon. But without mentioning a brand, Gelo, ano pang product na lang in general? Ang gusto mong endorse nyo pa?
Siya sumagot. Actually, yun nga nasa isip ko matagal na. Gusto ko po courtship po. Tapos, grabe, lahat tayo may isa-isa courtship. O, kita-kita na lang sa ano. Big bike! Baka na ganun po. Busina na lang dito. Tapos pupunta, busina lang dito. Bye! Walang kotse, busina para lang. Next, thanks Jello. Mikki naman, please share... All right. Please share a specific moment during your time as a BGYO member na napatulon ka at napaiyak dahil sa saya. Sa saya. Ay, actually, hindi ako napaiyak. Napatulon. Sa song, sa song na narinig mo. As? Di ba yung parang... Rocket Man. Alam ko. Sorry, isa pa pa. Napatulon. Like, parang sobrang sayo mo na dahil nabalitaan. Talaga lang ito. Tama si Jair. Like, yung reaction mo na after mo man nalaman or after yung nangyari. Na napatalon ka sa saya. Iba, liver siya. Siguro mo, ano, siguro mo, counted pa rin po ba kung, ano, yung first day of BGYO ay nag-debut kami? Oo naman. Siguro yun po yung sa akin kasi syempre matagal po namin pinaghirapan yung kung nasaan kami ngayon and sobrang tagal din po namin sinacrifice. Sobrang tagal po nung dahil po wala kami sinacrifice para lang sa nasaan kami ngayon and to be launched and to debut with them and with ABS, sobrang blessed kami and yun po talaga yung pinaka, isa sa mga most memorable and pinakamasayang moments ko during right now pala, right? Ngayong buhay ko. In your life. In my life. In my whole life. Best time. Ako rin, I was cheering for you guys nung nag-debut kayo. JL naman, please share a specific moment na as a BGYO member na napaiyak ka dahil sa challenge of frustration. Alam ko yun sa recording. Ito po yung nag-prepare po kami sa concert namin last year. Targets. Yung One Dream po. Mm-hmm. Ito po kasi yung kailangan talaga, wala talagang pahinga as in dire-diretso po. Tapos parang may time na napabreakdown na lang siguro ako sa sobrang pagod. Tsaka na-homesick din po ako ng time na yan kasi hindi rin nakaka-uwi. So, ayun. Yun so, po siguro. May sundot lang ako, Jello. Sa mga pagkakataong, Jello, sorry, JL. Sa mga pagkakataong ganun, paano ka nakaka-recover? Siguro, isa na din yung tulong na, ayun, sila, kasama ko sila na, syempre, sa band, kinocomfort, and parang malilimutan mo din kasi parang mas masarap sa pakiramdam pag nailabas mo, pag umiyak ka. Tapos after nun, okay ka na ulit. Like, makaka-move on ka na ulit. Parang mas maganda na nakakatulong na ilabas mo siya kaysa i-keep mo lang tapos parang pipigilan mo na mas mabigat sa pakiramdam. Noted, JL. Gagawin ko rin yan. At saka, nakakatawa for a change. Seryoso si JL kasi pag kumu, napapatawa ka lang palagi pag pinapanood kita. Okay, next round. Ito naman, one question for all of you. Balik tayo kay Aki tapos lahat tayo sasagot ng same question. Yes. Quickly, choice of social media platform, TikTok, Twitter, Instagram, Kumu, or Facebook? Go, Aki. Choice of social media platform. TikTok, Twitter, Instagram. Instagram. Okay. Nate? Instagram. IG. Uy! IG. I guess. Instagram. IG boys pala kayo. Okay, Instagram. Nate. Your favorite choreography of an original BGYO song? Favorite choreo of an original BGYO song? Sabay, kasi fun. Ganun pala. Oh, shoot. Baddest. The baddest Tugatog version. Tumitigil Ang Mundo. Okay. Your favorite BGYO cover performance? Pinaform ninyo cover, pero hindi nyo totoong original na kanta. Talaga Lumetro and Unanyo.
me, BTS on because it's my first ever ASAP performance. Talakilometro. BTS on and Talakilometro. Talakilometro tsaka BTS. Drag Me Down. Oh, yeah. Next, your favorite Beanie song. Favorite? Na na na. Tsaka hindi alam. When I'm with you. When I'm with you. I'm in pala. I'm with you. Lagi. Golden Arrow, Tinitiling. Golden Arrow. Na na na. Na na na. Okay. Anong BGYO song ang personally mo gustong magkaroon ng music video? Wala pa ha, syempre. Ano yung mga kata natin? Rocket Moon. Kulay. Have you seen the stars in that? Meron pong music video yung gulay. Yung parang behind the scene na. Okay, parang music video. May recording lang. Ano ba? Ano ba? Go, baby. Ako sabay. Sabay. Okay. Hindi ko maalala yung makalta na. Oo, oh, po. Sabay. Sabay rin ako. Rocketman po. Fly Away. Okay. Sabi ng fans ninyo, Tagalog BGYO songs hit different. Ano ang personal favorite Tagalog BGYO song mo? Ilan ba Tagalog? Kundiman. Puro Tagish. Kundiman ako po. Tagalog. Sexy. Kundiman ako. Ako po Kundiman, tsaka may mga hindi pa po kami na-release. Maganda po. Ah, okay. Again. Madami pa pong, as in din po ako sa kanya, madami pa pong soon to release. Super. Ganda. Yes. Madami super pa, pero for now, secret. Tumitigil Ang Mundo. Di ba po, ito po yung mga nangyayari sa amin. Akala ko nakalimutan niyo yung mga kanta ninyo, no? Akala ko hindi pa na-release. Akala ko hindi pa na-release. Okay. Jello, dahil may nakita akong mukha mo, no? Paano mo lang ma-describe in facial expression yung favorite mong kanta na Tagalog na hindi pa nare-release? Ito. Ooh. Ganun. Parang may swag yan, ha? Okay, next. Organ. Right. Ito next naman. At this point, si Akira will talk about the person next to him. So, Akira will talk about Nate. Nate will talk about Jello. And so on. Okay? Ano ang biggest strength ng taong kasunod mo? As a performer? Biggest strength? Biggest strength po siguro ni Nate bukod sa dancing, performing, tsaka singing. Yung personality. Nila. Tsaka yung energy niya. Kasi kapag nasa training kami, napakaulit na. So nadadala niya minsan yung gloomy vibes sa mas okay na vibe. Bigla na lang umuula mga headbutt. Okay. Strength of Kuya Jello. Go. Kuya Jello's strength other than what Kuya also dancing, singing, rapping, all of that. The adaptability to the surroundings of where he is. Like if it's in a super, super scary room, or like not scary room, but like a super serious people, then he can also control the mood of the room to make it serious. Or if it's a group of people around us who are very funny and loud, then he can get us loud and funny too. And he can also like notice things that other people won't notice, like if somebody of us is like feeling down, and he can also talk to us, like real talk to us, like real talk to settle things or help us. And also Greg Scooter. I think po, as I did po sa yung iba sinabi sa performance, I think ang isa sa mga strength niya is yung character niya, like, at saka yung presence niya on stage every time na papakita siya sa ibang tao. Tsaka I think si Mikki yung isa sa mga yung kailangan mo sa isang grupo para mag-work kayo.
parang actually lahat naman kami ganun. Parang iba-iba kami ng ambag na sobrang mag-fit siya para maganda yung chemistry ng grupo. And si Mikki, nakaka-happy pala rin yan sa lahat ng tao dito. Mahilig ba yan naman? Mga ano? Magbenta ng gamit. At a higher price. Pamayin na, Mikki, kung ano man. Aside from being a very good aside from being the main vocalist and main dancer of the group, main rapper, syempre, ano, hindi lang ako, I think everyone loves his humor po. Kasi sobrang kahit anong gawin niya nakakatawa. Kahit hindi ko alam kung seryoso. Ano yun? Bakit gumaganon si Jello? Nagsashab lang po, pero iniingatan niya po yung ulo niya. Hindi yata. Yung ano? Drop, dip. Dip, yeah. Okay, okay. Alright. Yun po yung sa akin. Humor ni JL. Oh. Alright. JL kay Aki. Sino ba yan? Kay Aki naman po, bukod sa sobrang galing niya mag-joke, tsaka sobrang galing niya kumanta, taas ng boses. Tapos, syempre, sa dancing, pati rap. Tsaka yung songwriting. Siguro, isa sa pinaka-strength niya is yung, ano ba, yung charisma niya. Yung ano niya. Like, pag nakita mo si Aki, parang very floppy. Very baby, ganun. May Johnson's baby pa. Matinihado. Yun yung strength niya eh. Parang, tsaka yun nga, so yung pagka-gentleman niya. Yun yung strength niya eh. Kaya sobrang nakukuha niya yung mga tao. Tapos yung lagi din nakasmile. The husay. Oh. The husay. Yes. Husay. Huh? Even in basketball. Oh, talented din. Athletic. Hustler. Tsaka sa golf po. Yeah. Lahat na. Uh-oh. With the big. Ito naman. Oh, sige, another round pero reverse tayo. So, JL, you talk about Mikki. Tapos Mikki talk about Jello and so on. Ito naman okay. Ang tanong is, kailan ka naging pinaka-proud sa taong kasunod mo? Oh. Kailan? Siguro yung pinaka... JL? Pinaka... Lagi naman kaming proud sa isa siya. Pero yung naging proud ako kay Mikki na sobra yun sa Tugatog. Kasi kahit ganun yung nararamdaman niya. Parang akala ko noong una, hindi na siya makakasayaw nung Baddest. Kasi nandun na siya sa clinic. Ano, parang akala ko wala na, hindi niya nakaya. Tapos lumabog pa din siya. Tapos hindi... Parang hindi ramdam dun sa performance na... yun yung nararamdaman niya. Finish niya pa rin. So, yun. Aww! Proud din ako sa'yo, Mikki. Aww! One pinaka-proud po. For kay Jello naman. Kailan ka naging pinaka-proud kay Jello? Ako siguro po yung ano, nagkakwento mo kasi siya lagi sa amin tuwing nag-uusap-usap ko sa band or sa bahay. Yung siguro yung pagtulong niya sa pamilya niya. Yun po siguro yung sa akin. Like, yung sa ate niya sa school. Tapos sa bahay po kay tita. Mama niya kasi ba? Mama niya. So, yun po yun para sa akin. Okay. Ako po, proud po ako kay Nate kapag alam kong, parang nakakapansin din ako ng mga staff na alam kong gumaling siya like sa isang bagay kahit hindi performance-wise. Kahit sa simpleng bagay, ganun. Tapos wala, araw-araw naman akong proud sa isa't isa. And siguro mas nararamdaman ko rin yung every after performance. Like sa big stages, ganun. Proudest moment for Kuya Aki is, when he was balancing, well before, when he was balancing school and he was the dean's sister. And then when he was balancing that with a lot of training and interviews, performances, and training again, and barely sleeping, then waking up early to study. And then even during work, he's studying on the side or at attending his Zoom class. And now it's when he was able to do bola-bola, and he has a bunch of like solo like interviews on his own with the bola-bola cast, because it's like he's reaching out for others
to bring here. Mm-hmm. And when Kuya Aki hits the high note in Tumitigil Ang Mundo, because it's so hard to breathe and he's always gonna black out, so when he finishes it without messing up, it's like a achievement, because it's like stamina. Ako proudest moment po kay JL siguro. No, ano po, nung time na nakita ko siyang umiyak. Saan? Pero yung pag-iyak niya po, after ng pag-iyak niya, parang nakita ko yung hard, yung pag-supursugin niya sa ginagawa. Parang naramdaman ko yung parang nag-iba yung JL na kilala. Kahit sabi mo yung funny siya, naramdaman mo yung parang meron siyang ano, parang meron siyang gustong paglaban talaga na hindi ako yung ganto, hindi ako yung sinasabi niyo. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung kahit ganun. Tapos yung ano, pagtulong niya rin sa family niya, yung nakapagpatayo na siya ng ano, bahay, di ba? Congrats. Yung bahay nila, nagkaroon na ng mga ano, mga kwarto, ganun. Tapos ayun, ang dami niya pa rin ginagawa ko sa bahay. Ito ba yung sa One Dream, Aki, yung umiyak si JL? Same din yun. Iba pa. Kasi medyo lumang parang na po yung lumang tayo. Okay, sige, ito final round. Simula tayo ulit kay Aki. Nate Gelo, paikot ulit. Give one word lang to describe your second album. Oh! Describe your second album. One word. Oh, shoot. Kakaiba. Okay. Untouchable. Oh. It's very extra. It's very extra. Extraordinary. Okay. Extraordinary. Okay. Yeah. Come on. Hindi ko alam eh. Awesome. Best. Yun na lang. Best time. Best. Exciting. Exciting. Pero pwede rin yung Sobrang excited ako sa second album ninyo. Glasses. Lalo nung pumalakpak kayo, no? Parang feeling ko proud na proud kayo ngayon pa lang sa ilalabas ninyo. Oh, yes. Okay, so wala pang date, wala pa tayo ma-announce. But at this point, I introduced you guys at the start of this interview as the Aces of P-Pop. Napakagandang moniker noon, ang ganda ng title ninyo. Kay Boss Gelo, ano? Kay Leader Gelo. Boss Gelo? Oh, kapitan. How do you guys intend to live up to that title, na Aces kayo of P-Pop? Aces of P-Pop, minimake sure namin everyday po na may natututunan po kaming bago. And parang nabibigay po kami sa mga aces namin and sa mga potential na magiging aces din, na alam kong matutuwa sila at parang, uy, bago to ah. Parang di pa nila ito nagagawa dati. Parang gusto namin maging versatile po. Gusto po namin magawa namin lahat ng kaya namin magawa. At lahat naman kami, goal namin yun, which is to be versatile po. Right. And on that note, guys, alam ko sobrang busy ninyo. Lagari ang schedule ninyo palagi. And pagtanda ninyo, I'm sure you'll remember this is the best time of your life. So baka last request, chorus lang ng best time to end this interview. 5, 6. We've got all the time in the world. We are young and someday we'll find out who we are. But for now, I want you to know that you're special. Now that you're here with me, it's not accidental. Let's take it away. This is the time. This will be the best time of our lives tonight. Boys, thank you so much. Nakakatuwa, excited ako pa sa mga surprises ninyo para sa amin, sa mga aces ninyo. And sana makapagpahinga kayong kaunti, tapos laban ulit. Thank you po. Thank you guys. Thank you po. 1, 2, thank you po.